nakabilanti kang ilang daliri sa kamay ni Althea nang buhatin niya ang baso ng tubig na nasa harap niya. Pinanood siya ng lalaking gawin yun. Matapos na sumimsim dito ay umayos siya ng upo. Tutal, prangka naman ang lalaki sa mga gusto niyang mangyari. Maano bang maging open na rin siya sa opinyon? Pasensya na pero matagal ko itong pinag-isipan. Sa tingin ko ay hindi pa ako ready na makipagrelasyon ulit. Walang reaksyon ng mukha ng lalaki na nipangalan na hindi niya alam dahil sa nangyaring aberya kanina. Hindi rin naman ito nag-abalang magpakilala. Ipagdarasal ko na matagpuan mong babaeng nakatadhana sa'yo. Ako nang magsasabi, hindi ako yon. Nanatiling tikaw mambibig ng lalaki. Halata sa mukha na pinoproseso pa ang pagtanggi na ginawa ni Althea. Sinamantala yun ng babae. Tumayo na siya at iniwan ang lamesa. Althea, natigilan sa napipintong paghakbang sana si Althea paalis ng restaurant. Pamilyar ang boses na tumatawag. Ikaw ba talaga yan? What a small world! What are you doing here? Siwela yun na animoy ka close. Kasama nitong boyfriend nitong si Julio na nagulat pa sa kanya. Ah, mukhang alam ko na. Makahulog ang tiningnan ni Wella ang lalaking nasa table na iniwan niya. Ilang hakbang pa lang ang layo niya doon. Malapit na siya sa bukana, ngumisi pa ito, nangaasar. Taliwas yun kay Althea na kaagad na kumulo ang dugo. Sa lahat ng pagkakataon at dami ng mga pwedeng araw na magkasalubong sila, ay bakit ngayon pa talaga niya sila nakita sa lugar? Ayon sa balibalita ay kakapirma mo pa lang ng annulment ah. Tapos, heto ka kagad, malakas ng loob na makipag-blind date kagad. Nakakaloko pang tumawa si Wella. Baka sa mata nito ang lihim na pangbubuli sa itsura ng kadate ni Althea. Hindi man tahas ang sabihin yon ay gets kagad ni Althea. Sa halip na sabayan ay minabuti na lang ni Althea na huwag itong pansinin. Wala siya sa mood makipagbangayan sa kagaya nitong walang kwenta. Isa pa, gusto din niyang umuwi. Kanina pa siya irritable at naalibadbaran. Magpapanggap na lang siyang bulag na para bang hindi niya sila nakita. Oops, sandali lang. Hawak ni Wella sa isang braso ni Althea. Sinamaan siya ng tingin ni Althea pero parang hindi yun effective. May hindi natakot ang babae sa kanya na nakangisi pa. Ganun na lang yun? Basta ka na lang aalis after na may makakita? Bitawan ng braso ko, ayaw mo mabalian ng buto. Walang choice, biglang binatawan ni Wella si Althea dahil mukhang hindi ito nagbibiro. Nilingon ng katabing nakatitig kay Althea. Hi Julius, kamusta ka na? Wika niya para gantihan si Wella. Kung nais nitong makipaglaro, pues pagbibigyan ng kahinaan ito. Napakurap-kurap si Julius at kagad nilingon si Wella na biglang nabagong timpla ng mukha. Ayos lang naman, Althea, ikaw. Mapangasar at makahulugang sinulya pa ni Althea si Wella. As you can see, ayos lang ako. Matamis na ngumiti pa si Althea kay Julius na hindi magawang mag-iwas ng mata na para bang nagayuma. Kakaiba ka rin talaga, Althea? Sinubukan ni Wella na kunin ang atensyon niya, pero hindi niya ito pinansin. Nanatiling mga mata ni Althea kay Julius na namumula ng mga tenga. Kilala niya ito, sa inakabado ang lalaki. Ang laki na ng pinagbago mo, nakasuot ito ng suit na parang isang businessman. Kagalang-galang. Hindi naman, sakto lang. Sa inis ni Wella ay pahila nitong nilapit si Julius sa katawan niya para ipakitang pag-aari ang lalaki. Nagdiwang ng loob ni Althea. Noong nakaraan, ibang lalaking kasama mo. Well, hindi naman nakapagtataka. Last time nga ay nagawa mo pang kumuha ng lalaki na magpapanggap ng asawa mo. Humagalpak pa ito ng tunog ng aasar. Nasaan na siya ngayon? Huwag mo sabihin na sa kanya ka nakipaghiwalay. Ambisyosa ka? Napangiwi ang ngiti ni Althea na parang nasapul siya ni Wella. Ano nga ang pangalan na sinabi mo noon? Lorenz Almeda ba? Oo tama, Lorenz Almeda. Ito ang sabi mo dati, di ba? Muli itong tumawa na sa pandinig ni Althea ay lalong nakakairita. Makikita sa mukha ni Althea na pupuno na. Nadadagdagan pang iritasyon niya na magbago ang paningin ni Julius sa kanya nang marinig ang pangalan ni Renz. Lorenz Almeda? Tanong itong nanatili kay Althea ang mga mata. Oo Julius, hindi ba nakwento ko sa iyo last time na nag-encounter ko sila? You mean ang CEO ng Salmeda Holdings? Si Lorenz Almeda? Iginalaw ni Wella ang magkabilang balikat. Hindi rin naman siya sure. Naririnig niya ang pangalan nito pero hindi siya sure kung ito nga ba. Ewan ko? Basta ibinida niya sa amin dati yun eh. Feeling ko nga ibinayaran lang niya yun para magpanggap.
Wala na ngang pera. Probably, naniwala ka naman kagad. Imposible na magkaroon siya ng relasyon kay Lawrence Almeda ng Salmeda Holdings. Kinilot-hilot na ni Altea ang isang sentido. Napaisip siya, wala ba sa itsura niyang makakakuha ng mayamang asawa? Masyado naman siyang minamaliit ni Julius. Wala siyang panahon para mag-explain. Gusto na talaga niyang makaalis. Idagdag pa ang masamang mga tingin na pinupukol ng lalaking kadate niya ngayon. Malamang narinig nito sinabi ng dalawa. At dahil sa Salmeda Holdings siya nagtatrabaho, baka ano rin ang naiisip nito tungkol sa kanya. Ang tanga mo, Wela. Naniwala ka naman dyan kay Altea na may relasyon sila? Hay naku, parang hindi mo siya kilala na mapagpanggap. Napaarko ng kilay ni Altea. Siya pa talagang magpagpanggap? Kanina lang ang ganda ng mood ni Julius. Ngayon nabanggit nilang past niya, bigla itong nag-iba. Kinatakot ka lang ng babae yan. Natakot ka naman kagad sa kanya. Hindi sa natakot ako. Para kasi ng lalaking pumunta ay totoong... Totoong ano? Totoong Lawrence Almeda? Imposible yun, Wela. Hindi mo ba alam ng pangalan na mapapangasawa ni Mr. Salmeda ay Eleanor? Napakalayo sa Altea. Pumaklapan timpla ni Altea. Sa ganitong pagkakataon talaga ay kailangan niya pang marinig yun. Sa bagay, malamang kinalat na ni Eleanor na paniguradong nasa alapaap na dahil sa annulment nila. Saka kung nasa kay Lawrence Almeda na siya, sa tingin mo pakakawalan pa yun ni Altea at pakikipag-blind date ngayon? Hindi, ang swerte na niya. Mayaman, guwapo, lahat ng good qualities bilang asawa'y nasa CEO na ng Salmeda Holdings. Gamitin mo ang kokote mo, Wela. Sa bagay, may point ka nga, Julius. Muli pang sinalyapan ni Wela ang lalaki na kadate ni Altea. Kuyom na ang kamao nito at halatang galit na. Sa isipan ni Altea, sure siya na kung ano-ano nang iniisip ng lalaki. Matiwasay na sana siyang nakaalis kung hindi lang ito dahil kina Wela. Ano, Altea? Umamin ka na ngayon. Nagpanggap ka lang ba na asawa niya para magkunwaring mayaman? Puro ka talaga kasinungalingan. Minabuti ni Altea na mag-play ng safe na lang. Hindi siya sumagot. Ikaw nga, less talk, less mistake. Aalis na sana siya. Mag-walk out. Hindi niya rin kailangang mag-explain sa kanilang sarili. Tumabi ka sa daan, Wela. Paano kung ayaw kong tumabi? Anong gagawin mo, Altea? Humalokip-kip paroon si Wela. Tatawagan mo na naman ba yung lalaki nagpanggap dati na asawa mo para magpakampi? Sige nga, tawagan mo na magkaalaman tayo. Tinakasan ng lakas si Altea na makita niya sa gilid ng matang biglang tumayo ang kadate niya. Subalit ang lalong nagpagulat sa kanya ay nang biglang haklitin ng stranger na lalaki kanina ang isang braso niya. Tara na, Altea, tama na yan. Parang mahuhulog na ang panga ni Thea at puso sa sahig dahil sa gulat. Mula sa bulto ng ka-blind date niya ay lumipat ang mga mata niya sa lalaking pinagkamalan niya kanina. Kumindat ito ng pilit niyang hagilapin ang mga mata na parabang sinasabi nitong sakyan niya lang kung anong sinasabi niya. Kibang na ba ang lalaking ito? Anong ginagawa niya? Hindi ko nga siya kilala. Bakit pa siya sumali? Diyos ko, sino na naman yan, Altea? Another lalaki mo sa buhay? Napaka-astig mo rin talaga. Hindi ka nawawala ng reserba, ha? Hindi rin alam ni Altea ang sagot. Ilang beses nang hinila niyang brasong hawak nito pero hindi pumayag ang lalaking makawala siya. Isang sulyap ang ginawad ni Altea sa tunay na kadit niyang madilim na ngayon ang mukha. Ayon sa paninitig nito, puno na yun ng pagkadismaya at pagdududa. Bakit niya inaalalang iisipin ito? Pakialam niya ba rito? Grabe, iba ka talaga. Mauubusan ka ba ng lalaki? Lahat ba ng lalaki ay gusto mong tikman? Pokpok ka ba? Iskandalosang bulalas pa ni Wela. Sinuyod ng mga mata ni Wela at Julius ang appearance ng lalaking pilit hinihila palayo si Altea. Sa tingin nila ay mas kaaya-aya pang itsura nito kumpara sa lalaking kadate mismo ni Altea. Hindi nakaligtas sa mapanuring paningin ni Wela ang mamahaling Rolex na relo na milyon ang halagang suot ng palapulsuhan ng lalaki. Ngayon na nga lang tayo nakita, magkakaroon pa ng problema. Ang laki ng pagkakaiba mo in person. I mean, mas maganda ka sa personal. Kulang na lang ay himatayin at mawala sa sarili si Altea sa mga narinig. At the same time ay gusto niya rin mapabunghalit ng tawa. Ano ba pinapalabas ng lalaki? Ilang minuto pa ang lumipas, saka pa lang naintindihan ni Altea ang ginagawa nito. Tinutulungan siya nitong makaalis sa sitwasyon. Pero bakit?
Sa pagkakataong yun ay hindi na nakatiis pa ang tunay na ka-blind date ni Althea. Halos kanina pa siya nakikinig sa pinag-uusapan nila. Naguguluhan na nga siya sa mga sinabi ng kakilala ni Althea. Mas nagulo pa yun nang biglang sumabat ang estranghero. Anong pinagsasabi mo? Ako ang kadate ni Althea at hindi ikaw. Si tanang lalaking nagpalaki ng mata ni Althea. Pati ba naman ito ay sasali pa sa komisyon? Pambihira, pinagkamalan ka lang kanina na ako dahil parehong suot nating damit. Huwag kang mapagsamantala. Sumakit ang ulo ni Althea. Natatandaan niyang kanina pa niya nilinaw na hindi siya interesado sa lalaki kung kaya naman. Anong kalukuhan ang pinaglalaban nito? Mas marami akong alam kumpara sa lalaki niya na nagpapanggap. Sandali lang, awat ni Althea sa mas tumitindi pang tensyon. Naagaw na rin nila ang atensyon ng ibang customer. Panaka-naka ang tingin nila sa kanila. Huwag kang magpaloko sa kanya, Miss Luxin. Alam mong ako ang tunay mong kadate. Humigpit ang hawak ng stranger na lalaki sa braso ni Althea. Dahilan para hindi matuloy ang sasabihin niya na sanang pagsagot sa lalaki. Talaga? Eh di ba sinabi na rin ni Miss Luxin sa'yo na hindi pa siya ready makipagrelasyon ulit? Ibig sabihin lang nun ay wala ka ng pag-asa. Huwag mo nang ipilit. Pwede kong i-offer sa kanya sarili ko para maging blind date niya. Hindi yun masama, hindi ba? Napaawang ang bibig ni Althea. Sigurado siyang nililigtas lang siya nito kung kaya niya ito sinasabi. Hindi niya ito dapat bigyan ng ibang kahulugan. Tama ako, di ba, Miss Luxin? Lingon pa nito sa kanyang banda. Ilang beses na ibinuka ni Althea ang bibig. Salit-salita nang naging tingin niya sa estrangherong lalaki at saka blind date. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naipit sa ganitong sitwasyon. Nasani sinawela lang ang problema niya. Iyong supposedly na tahimik na pagalis niya sa restaurant ay biglang napuno ng aberya. Hindi niya magawang makasagot dito. Hindi mo ba alam na annulled siya? Alam ko at wala akong pakialam kung bagong hiwalay siya sa asawa. Kaya ko siyang tanggapin. Natutuwa nga ako nakipaghiwalay siya. Ang ibig sabihin nun ay may chance akong malayang makadate siya. Palipat-lipat ng naging tingin ng lalaking kadate ni Thea sa kanila. Hindi siya makapaniwalang sasabihin niya ng lalaki. Naburo pang mga mata niya kay Althea. Naisip niya na totoo namang maganda si Althea Luxin kaya walang sino man ang hindi magkaka-interest dito kahit na galing sa hiwalayan. Pang-display ang itsura nito sa maraming lalaki. Aaminin niyang pati siya ay nahulog sa ganda nito. Anong ibig sabihin nito, Miss? Bago niya matapos yun ay hinila na si Althea ng estrangherong lalaki. Dere-derechong lakad nila palabas kahit pa umani yun ng mas nakakastorbo. Leaving Julius, well at ang ka-blind date na puno ng sobrang pagtatakang mata. Mukha siyang pamilyar sa akin, hindi ko lang matandaan kung saan ko ba siya nakita. Sure akong familiar ang mukha niya. Mahinang usal ni Wella na pilit tinahagilap sa isipan kung saan niya ito nakita. Anong ibig mo sabihin? Paano naging pamilyar sa'yo ang lalaki? Ni ngayon ko nga lang siya nakita. Tanong ni Julius na habol pa rin ang tingin sa likuran ni Althea. Iganalaw ni Wella ang makabila niyang balikat. Ewan din niya, malabo. Hindi niya maapuhap kung saan event niya nakita ang lalaki. May kamukha siya pero hindi ko sigurado kung siya ba talaga yun. Sino? Kamukha lang pero hindi ko nga alam kung sino. Basta, sure ako na nakita ko ng lalaking yun. Hindi na nag-comment si Julius. Malamang binayaran na naman ni Althea yun. Imposible na bigla yung sumingit at pinagtanggol siya. Dagdag ni Wella na sigurado sa mga pinagsasabi niya. Ganon siya, kagaya last time na ginawa niya. Gusto ni Wella siraan pa si Thea dahil batid niyang ngayong nakita ni Julius si Althea. Malamang ay iisipin nito ang babae at mukhang mabubuo muli ang pagka-interes. Kita naman niya sa paninitig nito kanina. Puno pa yun ng paghanga. Sino ka ba? Bitawan mo nga ako. Mabilis na kinalas ni Althea ang mga kamay ng lalaki na prenteng nakahawak pa rin sa kanya. Masama na niya itong tiningnan. Tumigil sa paglalakad ang lalaki. Umangat ang gilid ng labi niya habang mapaglaro ang tingin kay Althea. Lumapad pa ang ngisi nito. Sino nagbigay sa'yo ng rights na biglang sumingit? Kaya ko sarili kong ipagtanggol. Hindi ko. Napuno ng pagdududang mga mata ni Althea na hindi magawang ituloy ang mga sasabihin. Parang may alam ito na hindi niya alam. Naniniwala siyang kilala siya nito at nakita na niya ito. Yun nga lang hindi niya matandaan kung saan. Kilala mo ba ako? Humalakip-kip pa si Althea para ipakita ditong irritable na siya. Hey, Miss Luxin.
Tinulungan na nga kita pero sa halip na magpasalamat ka, ay ganyan talagang reaction mo sa pagtulong na ginawa ko sa'yo? Hindi ko hiningi. Ikaw ang kusang gumawa. Sabihin mo sa akin kung sino ka bago ko magpasalamat. Tinagilid pa ni Altea ang kanyang ulo. Hinihintay ang sagot nito. Sa halip na sumagot, ipadukwang na lumapit ang lalaki ka Altea. Napaatras na si Altea sa ginawa nito, bahagyang natakot sa maaring gawin ng lalaki sa kanya. Nang makitang reaksyon niya ay malakas lang na tumawa ang lalaki. Malalaman mo rin soon kung sino ako. Ngayon pa lang ay hulaan mo na. Umikot ito, malalaki ang mga hakbang na umalis sa harap ni Altea. Hoy, sandali! Kinakausap pa kita! Pinagtitinginan na ng mga nakakarinig si Altea pero hindi ito lumingon. Hindi pa nakakapagpalit ng damit na sinuot niya si Altea. Pagdating ng bahay ay tumatawag na ang ina. Sa hula niya nagsumbong na ang ka-blind date niya. Malamang kaya ito tumatawag ay para awayin siya. Bagay na wala siyang panahon pero kailangan niya sagutin ang tawag dahil sa hindi pa rin ito tumitigil. Mama, sandali lang po. Anong magaspang na pag-uugali mong pinakita mo sa ka-blind date mo, Altea, ha? You ruin everything. At anong na lamang kung involved na ibang lalaki? Sinong lalaking yun? Sumagot ka! Eto na nga bang sinasabi niya. Nagsumbong sa ina ang lalaki. Lalong hindi niya nagustuhan ugali ng blind date niya. Pangit na nga ang mukha nito, hindi pa bumawi sa pagkakaroon ng magandang ugali. Kung anong pangit ng mukha nito ay ganun din ang pag-uugali. Hindi na siya magtataka kung bakit pinalitan ng asawa. Baka nga gawa lang nitong dahilan ng annulment. Ang ganda ng pakikitungo niya sa'yo, Altea, at mga pangarap niya. Sinayang mo pa? Ano ka ba naman? Mama, kaunting respeto naman. Hayaan mo ko mag-decide na kung anong gusto ko. Huwag kang manguna. Matanda na ho ako, hindi na ako bata. Alam ko na kung anong tama at mali. Pwede po ba? At paano ang utang ng papa mo? Paano natin mababayaran, Aber? Tinutulungan na nga kita, Altea. Gagawa ako ng paraan, Mama. Maghahanap po ako ng trabaho. Bibigyan kita monthly ng ibabayad mo sa utang. Don't worry about it. Sa tingin mo, sa sapat ang sweldo mo, kakarumpot lang yun, Altea. Bakit kasi pinakawalan mo pa si Rins? Wala sanang problema. Pinalagpas na lang sa kabilang tenga ni Altea ang tinura ng ina. Kung damdamin niya yun ay masasaktan siya. Bagay na hindi naman makakatulong sa kanya. Mama, pwede po ba na huwag niyong isisi sa akin ng lahat? Hindi ko kasalanan kung bakit tayo nabaon sa utang. Baka nakakalimutan mo. Aba, hindi ko sinasabing ikaw ang rason. Humihingi lang ako ng tulong. Kung ayaw mo magbigay, sige, bahala ka. Kalimutan mo na. Mama! Binabaan na siya ng tawag ng ina. Kapag ganito na ang topic nila, ito nang pumuputol ng tawag nila. Don Calixto Salmeda didn't invite too many people to his birthday party ng gaganapin mismo sa bakuran ng lumang mansyon ng mga Salmeda. Napakaliwanag ng buong paligid. Pumapailan lang ang mga lumang tugtugin na halos ay lahat favorite yun ng matanda. Paruot pa rito ang mga dumarating na mga bisitang kamag-anakan nila. Nakahain sa mahabang hapag ang iba't ibang potahe ng catering ang naghanda. Buffet style ang party. Formal attire ang required na damit. Pakalat-kalat din sa paligid ang mga nakadeploy na guard. Sinisigurado nilang magiging safe ang napipintong kasiyahan nila. Madalas na angkal lang ng mga Salmedang invited at naroon. Iilan at pili lang ang mga bisitang hindi nabibilang sa angkan nila. Kasama na roon si Altea na wala pa sa venue. Makisig pang tingnan ng matanda sa bagong patahing navy blue tuxedo nito. Parang bumata siya ng ilang taon sa kanyang edad. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga papuri ng mga nakakakita. Nakita mo ba yung babaeng pumasok kanina na kasama ng isa sa mga apo ng Don? Oo naman, matalas pa yata ang mga mata ko sa ganyang bagay. Bakit mo nga pala naitanong? Pag-uusap ng grupo ng mga bisita. Yun daw si Eleanor, tanda niyong unang girlfriend ni Lawrence noong kabataan niya. Oo, noon nga, ilang beses na rin niyang naisama yun sa mga party. Yun ang magiging asawa ng isa sa mga apo ng Don. Approve ng annulment paper sa unang asawa. E paano na niyan si Altea? Wala na ba talagang pag-asa? Kahit papaano ay kilala ng ilan sa kanila si Altea. Kasama sila sa kaunting bilang ng mga taong may alam na tunay na pagkataon ni Altea at relasyon nito sa pamilya ng mga Salmeda.
Ilan kasi sa kanila ay dumalo din noon sa kasal nila. Wala na, binitaw na talaga siya ni Renz. Sayang, bagay pa naman. Eh paano, buntis na si Eleanor? Singit ng isa sa kanilang grupo. Iniisip ko nga na third party ang dahilan ng hiwalayan nila. Makatiring kasi itong si Eleanor. Alam naman niyang may asawa na. Hindi mo rin mapipigil. Sabi nga nila, first love never dies, di ba? Sandali nga, buntis ba talaga yang si Eleanor? Baka mamay tumubong puson lang at hindi naman talaga bata. Ewan ko, buntis daw eh. Baka kaya pinalitan si Altea dahil hindi tumabuntis. 3 taon din sila ni Renz, hindi ba? Wala silang nabuo. Malamang, paniguradang matutuwa si Don Calixto na matagal ng pangarap ang magkaroon ng panibagong apo. Hindi tayo sigurado. Nakalimutan niya na bang binigyan niya ng pera sa Eleanor noon para layuan si Renz? Sana lang talaga nagbago ng Don at magustuhan na si Eleanor. Alam naman natin si Altea ay favorite niya noon pa. Naku, huwag kayong mag-alala. Ganun ang kasiyahan ng mga matatanda. Baka this time ay magustuhan na niya si Eleanor dahil sa batang nasa tiyan. Natigil lang ang bunungan ng pumasok na si Renz sa loob. Sa likod nito'y nandoon si Brittany, ang secretary niya na hindi naka-office uniform, naka-formal attire din to. Napansin mo kung nasaan si Eleanor, Brittany? Hindi po, sir. Kapag nasulyapan mo siya sa venue, sabihin mo kagad sa akin. Sige po, sir. Dapat sabay kaming magpapakita kay Lolo, baka nauna na siya. Hindi pa sila nagtatagal sa loob ng matigilan si Renz dahil nakita niya si Eleanor hindi kalayuan. I already found her. Hindi mo na kailangang hanapin pa si Eleanor. Sinundan ni Brittany ang madilim na mata ni Renz. Nakatuon yun kay Eleanor na kasalukuyang kausap ng pangalawang kapatid ni Lorenz na si George. Dumilim pang mukha niya nang makita na parang masinsinan ang usapan ng dalawa. Malalaki ng mga hakbang na tinawid niya ang distansya nila. Eleanor? Mabilis namang napaayos ng tayo si Eleanor nang marinig ang boses na Renz na papalapit na sa kanila. Oh babe, bakit nauna kang pupunta dito? Hindi bang sabi ko sa'yo ay intayin mo ko? Otomatikong pumulupot ang isang braso ni Renz sa bewang ni Eleanor. Hindi nakaligtas yun sa mata ni George na malapat na rin nakapaskil ng ngiti sa labi. Babe, sorry na. Excited lang talaga akong pumunta dito. Nagkataon naman na nakita ko si George. Hindi kumbinsido dito si Renz. Ibang kutob niya. Ayaw niya mag-isip ng masama pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Renz, sorry na kung nagalit ka. Hindi naman ibang taong kausap ko. Kapatid mo. Future brother-in-law ko. Ano ka ba naman, babe? Oo nga naman, Kuya Renz. Huwag mo sabihin sa akin na nagsaselos ka. Ako lang to, ang poging kapatid mo. Hindi ko aagawin sa iyo ang future wife mo. Believe me. Huwag kang sira, Renz. Namumula na mukha ni Eleanor. Kinikilig sa pagiging obsessed na Renz sa kanya. Wala sa hinagap niya na pupunta pala doon ang dati nitong asawang si Altea, na ang buong akala niya ay hindi invited. Ang mabuti pa ipuntahan niya na sa lolo, magsama na kayo. Yun ay kung hindi ka busy. Kung busy ka naman ay willing akong sumama sa future sister-in-law ko. Kuya Renz, huwag mo na lang masamain yun. Tarantado ka talaga, George. Pabirong sabi ni Renz sa kapatid. Tumawa lang ang kapatid ni Renz at pamarcha na doong umalis. Si Margarita naman ang pumalit dito. Sino nga kaya ang taong nagtanggol kay Altea? Bakit kaya tila kilala niya si Altea? Ano kaya ang mangyayari sa birthday party ni Don Calixto? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.